Diba ba kayo mga kapatid? So yun ang purpose mga kapatid, ginawa ni Moses. Sabi ni Moses, tandaan nyo nung panahon ng ganito, nung surrounded kayo ng scorpion, surrounded kayo ng ganito. And now, after 40 years, papasok na sila sa promised land. At yung mga bata doon, excited, yes, 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 pasok na tayo sa promised land. After 14 years, come on, let's go. Excited na excited sila mga kapatid, hallelujah. Sige na Moses, sige na. Bigay mo na yung last preaching mo. Sige na, excited na kami sa promised land. Gigil na gigil sila mga kapatid. Hallelujah. Because for 40 years. At akala nila, ang Moses na tatayo ay, ang sasabihin ni Moses, sa wakas! Makapasok na tayo! Let's go! Akala nila ganun. Pero nagulat sila pagtayo ni Moses. Napaka-melodramatic. Napaka-lungkot ni Moses. Parang ang sungit niya. Parang walang tights ata, kaya masungit. Parang bugnutin yung mukha, mga kapatid. Parang galit si Moses. Ano nangyari? Bakit ang lungkot? Akala nila excited si Moses. But the truth is, kinakabahan si Moses. Natatakot si Moses. At tinitingnan niya yung mga mukha ng mga tao niya. Kilala ko na itong mga to. Sabi ni Moses, nung panahon na nasa disyerto tayo, nung panahon na wala, every day, kailangan natin mag-depend sa Diyos. Ngayon, papasok na kayo sa promised land, mataba ang lupa, sagana ang mga pagkain, unlimited rice, unlimited drinks, unlimited food. At ang sabi ni Moses, pero natatakot ako, lest you forget God. Hallelujah. At least sa disyerto, every day, kailangan nating dumepende sa Panginoon. Hallelujah, for His provision and His miracles. Pero ang sabi ni Moses, ngayon na-enjoy niyo yung promised land. Nanikluhot si Moses at nakiusap siya, please, habang nag-e-enjoy kayo sa blessings, huwag na huwag niyong kakalimutan ang Diyos. When thou art full, forget not the Lord your God. Huwag kayong maging mayabang. Huwag lumaki ang inyong mga ulo. Tandaan nyo mga dati lang kayong slave. Tandaan nyo pinalaya lang kayo galing sa Egypt. Sana pag narating nyo na yung answered prayer nyo, huwag nyong kakalimutan ng Diyos. And that's the irony of life. Marami sa inyo ang ganun. Nung may pinagpipray pa kayo kay Lord, grabe kayo mag-search kay Lord. Grabe kayo mag-pursue kay Lord. Pero nung sinagot na yung prayer nyo, di na kayo nagpipray. Hallelujah. Nung binigay na mga kapatid, nung nanganak na yung mga baboy mo, hallelujah, nakalimot na sa Panginoon. Kasi Pastor, meron akong Bible study before. Kada pasok ko doon, kanta pa lang kami, iyak na sila ng iyak, mga kapatid. Di na ako makaturo ng Bible study. Iyak ng iyak, hallelujah. Pero nung nanganak yung mga baboy nila, hallelujah, hindi na kami nagkaroon ng Bible study. Nakabili na sila ng sasakyan, nakabili sila ng jeep, nag-boom yung kanilang business, nakalimot sila sa Panginoon. Hallelujah. I believe 2023 ay year para sa Apokon Church. 2023 is the year of abundance, prosperity, blessing, revival, overflowing for the year 2023. Pero like Moses, nakikiusap ako mga kapatid, pag pinagpala na kayo, huwag niyong kalimutan ng Diyos. Huwag niyong kalimutan purihin siya. Huwag niyong kalimutan na i-priority siya palagi. Don't let your fullness brings you to foolishness. Hallelujah. Naalala ko mga kapatid, si missionary Tiklimarian. Siya po'y missionary sa Ethiopia. Kasama po si Billy Cole. Hallelujah. Sobrang poor ng mga tao doon. Malnourished yung mga bata. Hallelujah. Walang makain mga kapatid. Pero grabe yung revival na ginagawa ng Diyos sa Ethiopia. At nung pumunta yung ating mga missionary na mga Amerikano, hallelujah, doon sa Ethiopia. Ang sabi ng mga Amerikano doon sa Ethiopia, sabi nila, I pray for the poverty of Ethiopia. Tumayo, mga kapatid, si Brother Tiklimarian at tinuro niya yung ating mga missionary. Sabi niya, no! I pray for the prosperity in America. Dahil mas maraming na backslide sa prosperity kaysa poverty.
mas maraming nawala sa presensya ng Diyos nung blines ng Diyos kaysa nung panahon na may pagsubok, mga kapatid. Could it be kaya hindi na lang inaalis ng Diyos yung need sa buhay mo, yung pain sa buhay mo, yung struggle sa buhay mo, dahil alam ng Diyos pag ginamot kanya, malalayo ka sa kanya, makakalimot ka sa kanya, tatalikuran mo siya, mawawalan ka ng panahon sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Could it be inalaw na lang ng Diyos na may karamdaman ka na hindi nagagaling para lagi kang nakatatawag sa kanya at magre-rely sa kanya. Hallelujah. Ano mo yung mga kapatid, sabi ni Pastor Cesar, ni Bishop, sobrang hirap mag-preach sa US. Parang iilang church na lang doon ang nagre-revival. Hallelujah. Sabi ni Bishop, mga kapatid, ang gawain na lang doon halos sa US, 1 hour na lang. At pag yung preacher matagal, kahit hindi ka patapos, tatayo sila, iwanan ka, mga kapatid. Hallelujah. Why? Bakit itong mentality nila? We don't need God. We have our work. We are financially stable. We have many money in the bank. We have beautiful houses. Why do we need God? And we even achieve this without God. Why do we need God? Sobrang hirap mag-evangelize sa US dahil umaapaw yung blessings and prosperity, mga kapatid, na nawawala na yung kanilang spiritual hunger at yung sensitivity sa presensya ng Diyos. Now listen to me, mga kapatid. Sometimes, ang ginagawa ng mga Americans, kaya sila pumupunta dito sa Pilipinas, hindi para magpa-revival sa atin. Pumupunta sila dito para ma-revive sila. Hallelujah! Kahit nga lang may isang umiiyak-iyak sa atin, binibidyohan na nila. Talagang amazed na sila. Why? Dahil doon sa US, konti na lang umiiyak. Konti na lang humagulgol. Konti na lang ang tumatawag sa Panginoon. Kaya magpasalamat tayo sa anong meron sa atin, mga kapatid. Wala man sa atin ang lahat, pero hanggat nasa atin ang Panginoon, we have more than enough. Hallelujah! Don't let the material blessing make you spiritually malnourished. Don't let the fullness makes you a fool. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang struggle, mga kapatid, ng marami sa atin. Hallelujah. The reason why pagdating sa church, marami sa inyo hirap na magpuri, it's because you're so full. Hallelujah. You're so full of yourself. You're so secured, may pera ka sa bangko, na hindi ka na ganun kauhaw sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Pero nakapunta ako, Pastor, doon sa Bakingking. Grabing lugar yon. Hallelujah. Sobrang saya ng lugar na yon na ayoko nang bumalik. Ganun kasaya, mga kapatid. Hallelujah. Akyat sa bundok na mataas, walang tubig. Hallelujah. Tapos walang kuryente. Pinapreach ako agad. Hallelujah. Pero bago ako magpreach, hallelujah, yung mga tao, mga sintonado, mga kapatid. Yung kanilang gitara, tunog, treng, 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 hallelujah. Sobrang wala sa tono yung kanilang gitara. Pero hindi na namin matapos yung aming gawain, hallelujah. Dahil grabe yung kanilang hunger sa Panginoon. Grabe yung kanilang longing sa Panginoon. Start pa lang ng kantahan. Wala sila sa timing, wala sila sa tamang key. Pero yung kanilang puso, nasa tamang key. Yung kanilang heart, nasa tamang key. Ang daming church ngayon, ang ganda ng kantahan, ang ganda ng awitan, ang ganda ng mga tumutugtog, ang gagaling ng mga kanta, pero walang hunger sa Diyos, walang longing sa Diyos. It's time for the Apokon Church to remember the goodness of God. Hallelujah! Remember anong itsura ng church nyo nung wala pa ito, mga kapatid. Nung hindi pa kayo air-conditioned. Nung hindi pa ito nakatiles. Hallelujah! Grabe kayo mag-fasting. Grabe kayo mag-pray sa Panginoon. Pero ngayon may aircon na kayo. Parang ang relax-relax nyo na lang. Parang wala na kayong pakialam. Parang hindi na kayo pumapalakpak. Bless the Lord, oh my soul! And forget not His benefits! Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. That's why ang book of Deuteronomy, Jetoro means second hearing, and monos, nomos means law. That's why in Deuteronomy is the second hearing of the law. Kaya sabi ni Moses, naalala niyo pa ba mga bata? Kasi yung nakapasok sa promised land, mga kapatid, ay yung mga bata na.
Yung mga tiguang na mga murmurer, mga complainer, yun, pinagkakain ng lupa. Hallelujah. Yung mga bata ang nakapasok. Sabi ni Moses, naalala niyo yung nasa desierto pa tayo nakatira, ang daming scorpions. Hallelujah. Pero nakita natin ang supernatural provision ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, kaya tayo pinadanas ng Diyos sa wilderness. Everybody shout wilderness. Kaya tayo pinadanas ng Diyos sa wilderness dahil tinuturuan tayo ng Diyos maging totally dependent to God. Na lagi tayong dumepende sa Diyos. Now hear me mga kapatid, don't waste your wilderness. Kung hindi nyo kayang ma-endure ang wilderness, you don't deserve the promised land. Lahat ng papasok sa promised land ay kailangan dumaan sa process ng wilderness, mga kapatid. That wilderness can symbolize spiritual drought, financial struggle, pero embrace your wilderness, endure your wilderness, trust God in your wilderness. Huwag mong sayangin yung wilderness. Sa wilderness na yan ay may educational power, may transformational experience. Hallelujah. Like kaya lagi yung sinasabi mga kapatid, if you can't handle rejection, you're not worthy for appreciation. If you can't handle rejection, you don't deserve recognition. Dahil bago sa promised land, ay daranas muna ng wilderness. Hallelujah. May iba siguro sa inyo, yung pitakan nyo para ng wilderness. Hallelujah. Puro lang buhangin. At mga, world of fun, ng mga card. Hallelujah. Yung, may iba siguro sa inyo, yung wallet nyo para ng kuweba, may echo na. Hello, 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 hello. Sobrang wala ng laman. Hallelujah. Sobrang drought ngayon ng iyong buhay. Praise God. But don't waste your wilderness. Lahat ng dinadala ng Diyos sa promised land ay pinaparanas muna ng Diyos sa wilderness, mga kapatid. Naalala ko sabi ng isang preacher, kung saan ka daw binabanatan, doon ka pagpapalain, mga kapatid. Pag binabanatan ng kaaway ang health mo, ibig sabihin, pagpapalain ng Diyos ang health mo. Pag binabanatan ng Diyos ang financial mo, ibig sabihin, pagpapalain ng Diyos ang financial mo. The only thing that you must remember is do not forget God. God is not against material blessing and material abundance. God is not against prosperity. As a matter of fact, nag-promise pa nga ang Diyos sa lahat ng mga spiritual obedience sa Kanya ay may reward ng material blessing. God is not against material blessing. Sino gusto ng material blessing? Taas ang kamay. Huwag kayong hipokrito mga kapatid. Hallelujah. Gusto natin ang kwarta. Ang sarap magpuri pag maraming pera. Hallelujah. Iba talaga yung ngiti pag may pera, mga kapatid, no? Hallelujah, yung may mabibigay ka sa offering. No? Parang kada, sana magpa-offering pa, dami kong pera eh. Sundays ko offering, pang! Tithes and offering, pang! Preacher's offering, Evangelist EK, okay. Pang, 10,000, hallelujah. Ang sarap mag-asaya, mga kapatid, hallelujah. Hindi po galit ang Diyos sa material blessing. I believe years from now, punong-puno na yung labas na puro sasakyan, mga kapatid. May mga naka-Lexus, Ford Ranger, Raptor, hallelujah. May mga owner, kariton, hallelujah. Meron din ganun. Ay, hindi against ang Diyos sa ganun. Saan against ang Diyos? Ang against ang Diyos ay pag makalimutan natin siya in times of blessing. Ang against ang Diyos ay makalimutan natin siya in times of prosperity. Kaya kayo na pinagpala ng Panginoon, dapat kayo ang number one na worshiper dito. Dapat kayo ang number one na nagpipraise dito. Kayong may sasakyan, kayong may negosyo. Dapat kayo ang number one na nagli-lead ng worship. In your fullness, when thou art full, forget not the Lord thy God. The word of forget, it does not mean na makalimutan mo siya na, di mo siya naisip. Ang meaning ng word na forget is you did not prioritize Him. Hindi mo na siya nilagay sa iyong priority. Every time na may gagawin ka at may gawain ng Diyos, inuuna mo na yung ibang bagay kaysa gawain ng Diyos. Slowly, you have forgotten God.
God is not against material abundance. God is against spiritual amnesia. Yan ang marami sa inyo ngayon. Spiritual amnesia. Nakalimot na, mga kapatid. Hallelujah. Remember the first time na tinanggap nyo ang Diyos? Remember the first time na naglilingkod kayo sa Panginoon? Parang gusto nyo araw-araw linggo. Parang gustong-gusto nyo araw-araw makarinig ng preaching. Hallelujah. Tuwing umaga, search ka agad sa YouTube, nood ka ng mga preachings, nakikinig ka ng mga gospel songs. Hallelujah. Pero nung tumagal, nung naging leader ka na sa church, nung pinagpala ka na ng Panginoon, medyo nagiging mayabang na yung dating mo, hallelujah, para bang kinakategorize mo, iba na ang worship ng mga matured. Yung mga worship ng mga immature, yan, ay, ganyan yan sila. Pero kaming mga mature, iba kami. Ang mga worship namin may mga moves na. 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3. Praise the Lord. 1, 2, 3. Yung mga paiyak-iyak sa mga bata lang yan. Pero before, nung una ka nung Holy Ghost, dito yung sipon mo, dito yung luha mo, nagsagol-sagol dito, mga kapatid. Napagod yung worker, maglinis nung mga uhog mo, mga sipon mo, hallelujah. Pero ngayon, meron ka ng title, ginagamit ka na ng Diyos, hindi ka na makaiyak, hindi ka na makapagpuri sa Panginoon. Have you forgotten, mga kapatid, how good your God is? Don't compare yourself to others. Compare yourself from who you are yesterday. Dahil kung titignan mo kung sino ka yesterday, ang layo na nang narating mo, mga kapatid. Look what the Lord has done. Pero dapat, the more na tumatagal, the more tayo nagiging humble, the more tayo nagiging worshiper, the more tayo nagiging prayerful. Hindi yung the more kayong tumatagal, the more kayong mga pabigat sa church. That's the truth, mga kapatid. Ang number one problema sa church, yung mga matatagal na. Ang titigas, mga kapatid. Ang ahaba na ng mga sungay. Sino yung number one na reklamador sa church? Yung mga dugay na. At kasi ganyan, eh so yabag. Kasi ganitong init naman. Yung mga matatagal na, yun yung mga pabigat sa church. Pero yung mga bata pa, mga kapatid, hallelujah, napakadali pang i-lead, napakadali pang i-mold, napakadali pang turuan. Pero yung mga matatagal, yung mga naging elder brother na kayo, yun ang problem, mga kapatid. You know why? Because you have forgotten the Lord. You have forgotten your first love. You have forgotten your devotion to the Lord. That's why starting right now, I'm here to remind you, kayo na mga matatagal na sa church, ibalik nyo yung dating ugali na meron kayo. Ibalik nyo yung dating hunger na meron kayo. Don't let your fullness brings you to foolishness. Hallelujah. That's why lagi kong sinasabi, kung meron mang number one na worshiper sa church, dapat yung mga tigula at hindi yung mga young people. Kayong mga tigulang dyan, pag ganun-ganun na lang kayo, sa mga bata na lang yan. Naintindihan ko kasi marami sa inyo may arthritis, varicose, almoranas, hallelujah. May mga pinagdaraanan na kayo. But listen to me. Ang mga worship ng mga kabataan, maingay lang yan, pero mababaw. Why? Dahil ang worship nila is just from strength. Dahil lang malakas sila. Pero walang malalim na hugot. Why? Dahil anong problema nila? Crush. Allowance. Walang nagla-like ng profile pic nila. Yun lang ang problema nila. Pero kayong mga tigulang, may mas malalim kayo na hugot dahil marami na kayong pinagdaanan, mga kapatid. Kaya kung hindi mo kayang purihin ang Diyos dahil nanghihina ka ngayon at nag-aalala ka sa bukas, humugot ka sa nakaraan. Alalahanin mo, when I remember what He has done for me, when I think of the goodness of Jesus and all that He has done. Sometimes you need to worship God not by your strength but by your memories, by your testimonies from the past. Oh, hallelujah! Nanghihina ka ngayon, tandaan mo, noong 1999, sinamahan ka ng Diyos. Tandaan mo, noong 2007, iningatan ka ng Diyos. Tandaan mo, noong 2012, muntik ka ng mamatay, pero binigyan ka ng Diyos ng pag-asa.
Tandaan mo nung 2010, napakasama ng ugali mo, napakadami mong kasalanan, pero pinatawad ka ng Diyos. Kayong mga tigulang, yung worship nyo hindi na maingay kasi may mga barikos na kayo, mga arthritis na, pero malalim. Why? Because it came from memories. Remembering the goodness of God. Remembering the faithfulness of God. Hallelujah, dati, may 200 pesos lang tayo. Halos maiyak-iyak tayo, mga kapatid. Halos mapa-thank you Jesus tayo. Mapa-hallelujah tayo. 200 pesos pa lang yun. Hallelujah. Mabigyan lang tayo ng konting ulam. Masaya na tayo. Pero minsan ngayon, dahil nakaranas na tayo ng abundance, nagiging ungrateful na tayo sa mga maliliit na bagay na natatanggap natin. Nagiging reklamador na tayo. Na nagiging sakim at materialistic na tayo. Nasaan ba? Ba't ito lang? Ba't ito lang? Ito lang? Na hindi ka na kontento, mga kapatid. Pero naalala mo dati, konting bagay lang masaya ka na, konting bagay lang kontento ka na, mga kapatid. Huwag mong kakalimutan yung mga panahon na yun. Yun lagi ko sinasabi, Pastor Teddy, sa mga pastors, hallelujah. Nung Bible student tayo, grabe tayo, umagulgol sa altar, sa prayer room. Alala ko, mga kapatid, nasa prayer room ako, talagang gumugulong ako na para akong baboy. Iyak-iyak. Pero ngayon tumagal na. Di man lang makapalakpak. Di man lang makapagpuri. At ang matindi dyan, pag sila nagpipreach, ang lakas mamilit na magpuri yung mga congregation. Pero pag sila ang nakaupo at iba nagpipreach, hindi makapalakpak at makapagpuri sa Panginoon. Huwag kayong papayag maging ganon. At mga magulang, makinig kayo. Pag hindi kayo nagpupuri dito sa church, huwag kayong aasa na yung mga anak nyo magpupuri sa church. Pinagmamasdan nila kayo. Tinitignan nila kayo as an example. You cannot demand to them what you do not do. If you want them to clap, you must clap. If you want them to shout, you must shout. If you want them to jump, if you want them to dance, you must be the first example. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I'm trying to get you, mga kapatid. Hallelujah. Imagine, pag kayo kaya manalo ngayon, sir, manalo ka ngayon, mabalitaan mo, nanalo ka sa loto. Di mo alam, nagtaya pala si Blessa, nakapangalan sa'yo. Nanalo ka ng 50 million, 50 billion dollars. Paano ka kaya magre-react? Siguro, sir, hindi ka, wow, okay, thank you, Lord. Wow, praise God, cool. Ah, okay, 50 million. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hindi ako naniniwala. Pag manalo kayo ng 50 billion dollars, mga kapatid, hindi ako naniniwala, nakaganyan lang kayo. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. I don't believe na ganyan kayo. I believe magiging super emotional kayo na, wow! Wow! Grabe! Sobrang ingay mo, mga kapatid. Hallelujah. Kahit nagsi-CR ka pa, tapos sinabihan na, uy, nanalo ka daw, mama, nanalo ka ng 50 billion dollars. Lalabas ka sa CR mo, mga kapatid. Naka-underwear ka pa. Hallelujah. Nakaganon yung tuwalya mo. Wow, hallelujah! Nanalo tayo 50 million dollars. I don't believe na kayo ay hindi magiging emotional, mga kapatid. Kahit gaano ka katahimik, magiging emotional ka pag malaman mo nanalo ka ng 50 billion dollars. But I'm here to tell you, hindi kayo nanalo ng 15 billion dollars. Nanalo kayo ng new heaven and new earth. Nanalo kayo ng eternal life. Nanalo kayo ng salvation. Don't tell me na hindi ka magiging emotional. Pag maalala mo ang kabutihan ng Diyos, magiging emotional ka. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. When thou art full, when God granted your dream job, dream business, dream car, dream career, dream wedding, dream wife, dream husband, dream kabet, hallelujah, dream marriage, don't forget to praise the Lord. Hallelujah. Huwag mong kakalimutang purihin ang Diyos, mga kapatid. Alalahanin mo ang Diyos, mga young people, pag nakagraduate kayo. Alalahanin niyo ang Diyos pag sa
Pag makahanap kayo ng trabaho, yung unang sahod nyo, ibigay nyo as first fruit sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Alalahanin mo ang Diyos pag nakapasa ka sa board exam. Alalahanin mo ang Diyos pag may sakit ka. Alalahanin mo ang Diyos pag bigo ka. Alalahanin mo ang Diyos pag nasasaktan ka. Alalahanin mo ang Diyos pag durog ka. I rebuke spiritual amnesia in this place. Remember the goodness of God. Don't let your FULL make you FOOL. Emptiness tests our faith, but fullness tests our faithfulness. Go for your dream business, but don't forget the Lord. Go for your dream career, but don't forget the Lord. Go for your North Star, but don't forget the bright and morning star. Hallelujah. Sadly, mga kapatid, yun ang pakiusap ni Moses na hindi nila makalimutan ng Diyos. Sadly, yung kinakatakutan ni Moses ay nangyari. Nung namatay si Joshua, yung mga Israelites, nakalimutan nila ang Diyos. At ang Book of Judges, diyan yung mababasa anong nangyari sa kanila nung nakalimutan nila ang Panginoon. Ang Book of Judges ay considered the darkest days sa Israel. Many Christians are on a state of spiritual amnesia, not in the sense that they forget God, but God is no longer their priority. Church, today, remember and reminisce the goodness of the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Tandaan nyo, nung hindi pa ganito kaganda ang inyong church, nung hindi pa ito naka-tiles, nung wala pa kayong aircon, na hindi pa ganito kaganda yung musical instrument, na hindi pa ganyan kaganda si Pearl noon. Hallelujah. Ano pa yung mukha niya noon, mga kapatid? Tandaan nyo, gaano kabuti ang Diyos. Anong meron na kayo right now? Hallelujah. Look what the Lord has done. Ngayon, isa na ang Apo kong church sa pinakamagandang church sa Tagum. It is because of the goodness of God and the grace of God. At marami pang gagawin ng Panginoon, mga kapatid. Dahil sobrang sikip nyo na dito, I believe God will provide. Mag-e-expand pa kayo ng mas malaking church. But I'm going to ask you, please, pag-bless kayo ng Diyos ng bagong church, huwag nyo kalimutan ang Panginoon. Forget not His benefits. Hallelujah. Sabi, hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, may amnesia ka ba? Tingnan mo ulit yung katabi mo, huwag siya ma-offend, pero sabihin mo to sa katabi mo, bakit hindi ka nagpupuri? Dahil kung naalala mo ang kabutihan ng Diyos, nothing can stop you, mga kapatid. Pag maalala mo ang kabutihan ng Diyos, wala kang pakialam anong sasabihin nila kung papalakpak ka, kung mag-iingay ka, mga kapatid. The problem of non-worshippers is not because they are unworthy. The problem na sa inyo na hindi nagpupuri, ang problema nyo, you are ungrateful. You are not unworthy, you are ungrateful. Dahil grateful people praise the Lord. Grateful people worship the Lord. Grateful people make some noise. Sige nga, bigyan ko kayo ng 5 seconds. Let there be a revival of gratefulness. Let there be a revival of gratitude in this place. Thank God for my family. Thank God for my health. Thank God for my church. Thank God for my pastor. Thank God for my friends. Thank God for my brain. Thank God for my heart. Thank God for my human body. He brought me out of the miry clay. He set my feet upon a rock to stay. He established my goings. Ang sabi ni David, Pastor Ted, I have been young and now I am old, but I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Oh, hallelujah. Kaupo muna kayo, mga kapatid. Last 5 minutes. And sa Book of Lamentations, si Prophet Jeremiah, sobra siyang nasasaktan. Sobra siyang down.
Sobra siyang demoralized at depressed. Hallelujah. Nakita ni Jeremiah kung paano sinunog ang Israel. Pero pagdating, Pastor, sa Lamentations chapter 3, ang sabi ni Jeremiah, "But this I recall in my mind." Sabi ni Jeremiah, "Lord, nasasaktan ako sa nangyayari. Lord, nahihirapan ako." Pero sabi ni Jeremiah, "Pero Lord, may naalala ko." Lamentations chapter 3. Anong sabi ni Jeremiah? "Meron akong na-remember." Anong na-remember mo, Jeremiah? "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness." You may not understand anong pinagdaraanan mo ngayon, but you understand God is in control. You understand God is good. You understand God will never leave you nor forsake you. You understand that God is the God of impossible. You understand that God is the God of miracles. Yun ang sabi ng old songs. "I don't need to understand. I just need to hold His hand." Whew, hallelujah. Magtiwala lang tayo sa Panginoon sa lahat ng oras, mga kapatid. Hallelujah. Di ba't nakakalungkot, Pastor Ted? One of the signs of the last days, ang sabi sa Bible, one of the signs of the last days, dito ko natatakot, Sister Kakang. The Bible says, ang isa sa sign sa huling araw, people will become unthankful. We are in this generation na pinagpala ang mga young people sa social media. Pag mag-research kayo, may Google, may Mozilla Firefox, may internet. Napakalawak ng inyong access, napakabilis. Hindi nung panahon noon, punta pa sa library, kuha ng mga stack-stack na mga libro at isa-isahin pa yung mga libro ngayon noon. Pero ngayon, one click away, andyan na lahat ang information. Pero yung tinaas ng ating technology ay binaba naman ng moralidad ng mga kabataan. The Bible says, people will become unthankful. Sabi ng isang preacher, "The worst virus is not coronavirus. The worst virus is unthankful heart." Kaya sinabi Pastor Ted, sabi doon, people will become unthankful at ang sunod, people will become unholy. See, when you are unthankful, ang susunod na mangyayari sa iyo ay unholy. I don't mean to discourage you, mga kapatid, pero yung mga homosexuals, anong meaning, isa lang ang meaning ng homosexuals, they are unthankful sa gender na binigay sa kanya ng Diyos. And they want to be somebody else. The moment na maging unthankful ka, next thing na mangyari sa'yo ay maging unholy ka. Church, walang masama na nagdi-desire tayo ng improvement dito sa Apokon. But please, huwag tayong maging ungrateful humanoids. Huwag tayong maging ungrateful pain in the neck na mga kapatiran na walang nakikita kundi mali, 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 mali. Itong panahon ng Thanksgiving, huwag kayong mag-focus sa negative things. Mag-focus kayo sa mga blessings, sa positive things na pinagkaloob ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. And as I close, naalala ko yung laging kinikwento ng aking daddy, ng aking father. Doon nung siya'y nagpapastor, Pastor Ted, may isa kaming kapatiran doon sa church na natisod, nasaktan. At ang sabi niya, lumapit siya kay Pastor Ray, umatok sa office. Sabi niya, "Pastor, magbabackslide na ako." Hallelujah. At sabi ng daddy ko, "Buti ka pa nagpapaalam ka. Ikaw lang kilala kong backslider na nagpapaalam." Hallelujah. Sabi, "Pastor, ayoko na. Natisod ako sa church. Kita ko yung mga imperfections dito sa church, mga problema. Ayoko na." Anong sabi ni aking father? "Sige, bago ka mag-backslide, bago ka umalis, punta ka muna sa prayer room, magpaalam ka kay Lord. Magbabay ka kay Lord. Masunurin din, kahit backslider.
punta rin siya sa prayer room. Pagdating niya sa prayer room, Lord, salamat sa lahat ah, binigay mo. Pero ayoko na Lord, pagod na ako, suko na ako. Natitisod na ako, Lord. Malikod siya, palabas ng prayer room. Pero bago siya makalabas, napahinto siya. Umalik na naman siya. Sabi niya, ay Lord, bago pala ako magpaalam, magpasalamat muna ako sa iyo. Mag-thank you muna ako. Lord, naalala ko nung may sakit ako. Sabi ng mga doktor, 3 months na lang, edi naabot ng 3 buwan, mamatay na ako. Tinaningan na yung buhay ko. Naalala ko, Lord, yung mga kapatiran, sama si pastor, bumisita sa akin sa hospital, Lord. Nilehans ako, pinag-pray ako. Gumaling ako. Lord, alam ko ikaw yun. Alam ko, Lord, ikaw yung nagpagaling sa akin. Thank you, Lord. Thank you. Asa ka, Lord, meron pa pala. Naalala ko, Lord, panahon na wala kami makain ni Mrs. Crisis talaga, wala kami makain. And then nag-pray kami ng asawa ko. Sabi ko, Lord, mag-provide ka ng makakain namin. Gutom kami ngayon, Panginoon. Naalala ko yun, Lord. At after a while, Lord, after an hour, biglang may kumatok. May kapatiran nagdala ng grocery. Alam ko, Lord, ikaw yung naghihipo ng puso ng kapatiran na yun, Lord. Ikaw ang nag-provide. Thank you nga pala, Lord. Ay, meron pa pala, Lord, last. Naalala ko, Panginoon, nung tumawid ako at naalanganin ako sa pagtawid ko, munti ka na ako mabangga ng sasakyan. At sumigaw ako, Jesus! In a miracle, nakapreno yung sasakyan. Hindi ako na-disgrasya, hindi ako namatay. Alam ko, Lord, ikaw yun, ikaw ah. Sweet mo talaga sa akin ah. Alam ko, Lord, ikaw yung nag-ingat sa akin hanggang sa kaka-thank you niya. Naiyak siya, mga kapatid. Iyak siya ng iyak. Sabi niya, Lord, bakit pala ako magbabackslide sa'yo? Napakabait mo nga pala sa akin. Napakabuti mo pala, Lord. Hindi na ako magbabackslide. Dahil pag inaalala ko ang kabutihan mo, hallelujah, yun ang nagbibigay sa akin ng motivation magpatuloy. Kung gusto niyo nang sumuko, mag-backslide, magpasalamat ka, alalahanin mo, mag-take inventory ka, at makikita mo, walang dahilan para mag-backslide! Walang dahilan para sumuko! Ang problema lang sa'yo, hindi ka na kasi thankful, hindi ka na grateful, nagiging bulag ka sa blessing, nakafocus ka sa mga negative, pero pagbuksan mo ang spiritual eyes mo at isa-isain mo ang blessing ng Diyos, hindi sapat ang buhay mo para bilangin ang pagpapala ng Diyos. Come on, worship Him. Come on, praise Him. The air that we breathe, the water that we drink, the food that we eat, every time we wake up in the morning, it is because of the goodness of God. Kaya hindi ako papasok sa church na paupo-upo lang. Hindi ako papasok sa church na pa-scroll-scroll lang sa cellphone. Hindi ako papasok sa church nang nakanganga, nakatunganga lang. God has been so good to me. Minahal niya ako kahit hindi ako karapat-dapat mahalin. Tinanggap niya ako kahit hindi ako qualified. At dahil may kamay ako, papalakpak ako. Dahil may paa ako, tatalon ako. Dahil may boses ako, sisigaw ako. Don't take these things for granted. Take them with gratitude. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. There must be a revival of thanksgiving right now. There must be a revival of gratefulness. Remember the goodness of God. Why? Here's my good news. Kung ginawa ni Lord yun sa'yo before, He can still do it again. Kung iningatan ka ng Diyos this year 2022, iingatan ka niya sa 2023. Kung nag-provide ang Diyos sa 2022, magpo-provide ang Diyos sa 2023. Dahil pabago-bago man ang taon, hindi nagbabago ang Diyos. He is the same yesterday, today, and forever.
That's why the song says, when I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me, how He healed me, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me want to shout! Huwag kang mag-alala next year. Maging grateful ka lang lagi sa Diyos. Sagot ka ng Panginoon. Mga kapatid, pag pinagpala ka ng Diyos, huwag kalimutan mag-tithes. Pag pinagpala ka ng Diyos, huwag kalimutan bigyan ng honor ang inyong pastor. Pag pinagpala ka ng Diyos, huwag mong kalimutan tumulong sa church. Sabi ni Moses, kinakabahan ako sa inyo. Baka mamaya pagpasok nyo sa promised land, makalimutan nyo ang promiser. Baka mamaya pag-enjoy mo ng blessing, makalimutan mo ang blesser. Sabi ni Moses, mga anak, Israel, pagpasok yung promised land, forget not the Lord. Remember the days in the wilderness. Remember the days no akala natin mamamatay na tayo, but God split down the Red Sea and we walked to the dry land. Remember the days when we were walking with pillar of the cloud by day, hallelujah, and pillar of fire by night. No wonder why ang sabi ni Apostle Pablo, in everything, give Him thanks. Meron ba sa inyo na dati kayong may karamdaman at pinagaling kayo ng Diyos? Meron ba sa inyo dito na dati kayong akala nyo katapusan na ng inyong buhay, pero dumating ang rescue ng Panginoon? Meron ba sa inyo dito, akala nyo wala nang pag-asa sa buhay, pero dumating ang Diyos at binigyan tayo ng pag-asa? Pwede bang itaas mo ang iyong mga kamay? And I want you to reminisce. Isipin mo isa-isa, noong una kang naka-receive ng Holy Ghost, noong first time mong nabautismohan, noong nare-revival ka, noong umiiyak ka, remember all the goodness of God. Come on, itaas ang mga kamay. And right now, mga tatay, come on, mga nanay, young people, buksan ang bibig! Sige! Think about the Lord! If God has been so good to me in the past, He will always be good to me in my future. Hey, come on. There's a reason. God has been so good to you. God has been so good to you. Come on up on church. Bless the Lord.